Hello mga katropa, mga trops, kumusta na kayo dyan? So andito na ulit ako para kasi may gagawin tayo mamaya. Pero bago yan, matanong ko nga kayo, anong dahilan nyo? Ba't nyo pinasok? Or ba't kayo sumugal sa woodworking o sa DIY? Kasi marami kasing rason eh. Kanya-kanya tayo ng rason. Kaya ako na itanong eh. Kasi para at least ma-rediscover natin kung anong kasing ba, pangit ba. Ako simple lang. Kasi maliban sa pagiging isang bumbero, doon pa man ay gustong-gusto ko na yung woodworking. Bata pa lang ata ako doon. Na-amaze lang ako kung nakakita ko ng karpintero na nagtatrabaho. Until lumaki na ako, so yun. Parang nakalimutan ko na siya. Kasi meron nga mga factors, na divert sa attention natin. So up until now, until lately, ay napukaw yung interest ko. And I discovered na gusto ko pa rin siya. And ayoko magsisi sa bandang huli kung ba't ko di ginawa. Or di ko man lang try na gawin. Yung sa mundur. So ayun, I pushed for it. And so actually, bago pa lang ako. Medyo bago pa lang. Nangangapa ako eh. But every time na may nagawa ako, gagawin ako. There are already frustrations, mga disappointments na naging challenge para sa akin. But I didn't quit. Challenge nga eh. Diba? Every time na may problema, hindi naman Pinoy tayo eh. Tatawanan. But I always learn from my mistakes. And every time na may nagawa ako, may bagong knowledge ako natutunan. No? May aral ako nakukuha. And yun. Nag-study ako. Inaaral. Pinag-aaral lang ko talaga kung paano ko ma-improve yung bagay na yun. Tsaka yung mga mali ko, paano ko maiwasan next time. And ang mas maganda dun, kasi dun sa mga aral na yun, yung mga nagawa ko, unti-unti din nasa yung skillset ko as a woodworker. Yun ang importante. Kasi unti-unti kong nakikita din yung sarili ko, nag-i-improve. Through the guidance also of our yung mga senior woodworkers, yung mga nakmas na onda sa atin. Kasi hindi ako nahihiyang magtanong. Pakabala na mukha niya. So hindi ako nahihiyang magtanong. At ang kagandahan naman ito sa environment na to, because sa community na to, is everybody wants to share their knowledge. Yung knowledge sharing is very common. And those mga nauna sa atin is willing silang i-guide tayo. Ako mismo. Ginag-guide nila ako kung sa paano tamang discount. So yun, habang nag-i-improve yung skills ko, naisip ko naman na i-improve yung toolset ko. Skillset, nag-i-improve. Tapos, gusto kong i-improve yung toolset ko naman. So, I thought of an upgrade. And so, I did some research. Nag-research ako kung ano bang dapat kong i-upgrade. Ano bang dapat kong ma-obtain na tool. So, meron namang sumagot. And maganda doon is, parang binibigyan ka nila ng options. Yung mga sumasagot ng mga mas may experience. Research everywhere, nagtatanong. So, yun. And the tool that came up on top is the table saw. So,
Latinoso. I think Latinoso, based on their answers kasi. Yung mga sagot na nakukuha. Based din sa mga research na ginagawa. It's the factor of versatility ng Tibuso. Kasi pag-drill na yung yata ang hindi pwede gawin ng Tibuso. Pagtatabas, basta tabas lang ang pagtatabas lang ang usapan. Kaya halos lahat ng cuts na bilang ng isang Tibuso. So versatile siya. Marami siyang nagagawa. At yung time is lalong mas mapapabilis yung projects mo pag meron ka rin. So, yun. I decided to go for a Tibuso. And again, another question is, what Tibuso fits for me? Eh, kasi baguhan lang ako eh. Baguhan lang ako, baka magkamali lang ulit yung bili. So, nag-research ako ulit. Nagtanong. Nag-inquire. Kung saan saan. Yun. According to the answers, they say that I should go for a mid-range. Mid-range yung Tibuso. Kasi pag flagship ang pinili ko, maliban sa mahal, pero branded siya, mahal lang. Kaso baka hindi ko ma-maximize pa kasi nga bago pa lang ako eh. Mag-aaral pa nga lang akong gumamit ng Tibuso. O hindi ko ma-maximize yung potential ng Sona yung Tibuso. So I'll just go for the mid-range. So, yun. Again, I decided to go for a mid-range. So, what brand? Kasi maraming choices sa market. Maraming kasing pwedeng pagpipilihan dun sa merkado. Lalo na ngayon. Sa online, maraming nagsuputan ng mga online shops. So, anong brand ba? Dun sa mga mid-range or mga table song. Pupunin ko. So, research again. Nang katapos ang research, aral, research, pasan sa mga feedback, and one table saw actually came up on top of the list. And it is the Lotus table saw. Lotus kasi, actually, may pros and cons naman talaga lahat ng power tools. So, walang perfect na power tool. So, yung Lotus kasi, yung positive feedback niya is mas mararami kumpara sa mga negative. At saka yung nagagawa ng Tibuso na yung Lotus Tibuso is kapareha lang din ng nagagawa ng mga mamahal ng Tibuso. So the value for the money, yun ang I gotta run for the money on this one because it's very affordable. So, sana ako bibili. Eh, wala namang tindahan ng Tibuso dito sa amin kasi nasa probinsya ako. Walang hardware na natibita ng gano'n. So, wala akong ibang choice kundi I'll go to go online. Until, so, while searching online for Tibuso, mahirap. Kasi, kino-compare mo lahat ng prices, yung quality service ng mga stores. So, yun, nakita ko tong isang store, Atlas Hardware, and they're very responsive, accommodating seller na yun. And I saw them on Shopee, but they also have their Lazada page. And you can also get this table saw on the Lotus Tools Shopee and Lazada page also, Lotus Tools Philippines. And so I made arrangements with Atlas Hardware, and yun, I placed an order, and yun, ngayon, yun yung gagawin natin. Samahan niyo akong kilalanin si Lotus Tibuso. So let's now unbox this Lotus 1800 watts table saw from Atlas Hardware. So kasama niya inside the box is the table saw fence, miter fence,
the miter sled, the blade guard, and of course the push stick, the table saw stand component, another stand component, the wrenches for the blade, the rubber feet for the stand, and of course some nuts and bolts. And there's another stand component that I parang hindi matutuwad yung table saw, and of course the usual manual. That's it. That's what's inside the box. For this table saw, hindi ko na i-expound or ituturo pa sa inyo yung paano i-align yung blade. Kasi marami namang tutorial dyan sa YouTube, sa other online videos na natuturo nyo. So, ang ituturo ko na lang sa inyo, papakita ko sa inyo is yung mga hindi common na ginagawa ng tutorial na mga kasamaan natin. So, ito yung mga bagay na yun na mostly hindi niya makita. First na ituturo ko is yan o, de-align yung scale at saka yung numbers. So, all you have to do is loosen the screws, the knobs, right under your saw. And there's another screw here. Just loosen them up. And now you'll be able to align your scale and your pointer. And it's that simple. Yeah. Next tutorial is about this one. As you can see, the height adjustment lever is not aligned with the rack and pinion system, the slot. All you have to do is flip over your table saw, and then you'll see these three bolts, three screws. Not screws. Ayan. Tama yan. Gagawin nyo lang dyan is you loosen that up with a Phillips screw. Buka ng Phillips screw, tapos luwagan mo yung tatlong screws na yan. Ayan, this type of what I'm doing. And then, pag luwagan mo na yan, na-adjust mo na siya. Up and down, and then just put it right in the spot where fits, or in my case, right in the edge of the slot, yung parang butas na yan, nadaanan ng track. So, at the edge, then I re-tighten the bolt, or the screws. Not so tight, just a finger tight lang. Huwag masyadong, baka nasira yung plastic. Tsaka yan ah. It fit, and nagagamit na yung rack and pinion. Next na ituturo ko sa inyo is kung paano, ayan, problema niya. Medyo
masyadong mahigpit yung fence lock niya. So kung paano siya luluwagan, kasi mahirapan kayong mag-cut at nakaharap siya. At yan, yan nakikita niyo yan, parang bolt na yan. Yan yung nagko-control ng tightness ng lock fence. So ang gagawin niyo lang dyan is kuha kayo ng wrench, wrench na number 10, saka tanggalin nyo yung cap at luwagan nyo yung nut ng bolt na yun. Yan, luwagan nyo na konti lang, huwag masyadong maluwag, konti-konti lang hanggang sa maano preference na tightness. So yun, another problem solved. Finally, tuturo ko sa inyo kung paano i-aalay yung table nyo, paano siya magpapantay. Kasi mostly, out from the box, hindi siya pantay or squalado tabletop niya. Kaso hindi ko nakuna. Sorry, hindi ko nakuna siya kasi medyo busy sa work. So, nakita mo yung, nakita nyo yung dalawang naka-extend na table dyan is most probably hindi yan pantay dun sa main table ng saw. So, yung gagawin natin dyan is may mga screws yan or mga knobs na nasa ilalim ng table. So, ang gagawin is para magpantay siya, luluwagan nyo yung mga screws dun sa ilalim. At saka, ipagpapantay-pantay nyo yung i-adjust nyo yung mga side extensions na yan until magpantay siya doon sa table, main table mismo. So yun, kasi hindi ko nakunan talaga, sorry. Yun, ganun lang kadali siya, hindi naman siya masyado mahirap. Hindi siya mahirap talaga. All you have to do is explore yung mga possibilities. Tsaka magtatanong na din. So, huwag kayong mahiyang magtanong. So, for now, yun lang. And, thanks for watching. And, don't forget to subscribe to this channel. Abangan nyo yung mga susunod na uploads ko, videos ko, mga builds ko. So, Bomberong Carpintero is out.